So yun, hello everyone. Ako si Marco Polo, si Loyola ng BSCS2A. At ako ay mag-explain patungkol sa ating naging topic na relation and functions. So, we have 5 problems na dapat i-elaborate. At nandito na yun, nalagay ko na dito sa ating yellow pad. At tara na, umpisa na natin ang ating pag-explain. Thank you. Yan, so yan. Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa aking video. At ito nga pala yung una kong problem na kinuha sa part 1. Ito ay dalawang problem to, ay ang A and B. Determine if a relation is function, tapos hanapin yung domain and range. So yun lang. Dito sa pangalawa na kinuha ko sa part 2, kumuha ko ng dalawa din problem, A and C. Sabi dyan, yan, table of values, tsaka mapping. Yan, yan ang kinuha ko. Sabi doon, square 4 times the length of the side. So, ito naman yun sa part 3 na kinuha ko. Siyempre, isa na lang kasi 5 topics lang naman, 5 problems pala ang gagawin natin. Sabi dyan, determine which the following are functions. So, ito yung letter M ang kinuha ko doon. So, yan, graph siya. I-determine daw natin kung function ba o hindi. So, yan. Start na muna natin sa, syempre, sa part 1. Ito yung una natin. Yan. So, number 1. Sabi doon, determine which the relations if function. Tapos, state down natin yung domain and range. So, yan. Kung inyo nakikita, yan. Para sa akin, yan ay function. Kasi makikita naman natin dyan na ang domain ay iba-iba. Tapos yung range niya ay iisa. Pero okay lang yun. Yun ay function. Ibig sabihin lang nun, yun ay many to one. So yan. Lagyan na muna natin yung domain. Tsaka yung range. Okay, yung domain niya. Makikita natin dyan. Yan. 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 Yan ang mga domain. 2, 3, 4. So unique siya, 'di ba? Walang pumareha sa kanya. So ibig sabihin lang noon, matik 'yun na function siya. Huwag lang tayo magkakaroon ng ulit-ulit kasi 'yun ay hindi function. Okay lang sa range. Kasi example 'yun ng many to one. So 'yan yung range natin, 12. So 'yan. Yung range niya ay 12. So, paano natin nasabi na function? So, wait lang. Okay, 2, 3, 4. Tapos lang, isa lang yung range. So, ito ay many to 1. So, clear, ito ay function. So, yan. Kung makikita naman ninyo natin, yan. Ulit-ulit, yung domain natin ay 2, 3, and 4. So, isa lang yung, hindi pare-pareho yung domain natin. Unique siya, kada value ng domain, di ba? Unique. Yan. Hindi tulad ng range, yan, isa lang yung range natin. 12, 12, and 12. Okay, malinaw ba yun? So, bali na nakikita natin dito, malinaw na itong function na to ay many to one. Okay. Hindi pa na... Yun lang yung dapat natin tandaan doon na kapag ang domain dapat ay hindi umuulit-ulit. Isa lang dapat yung copier niya. Okay? Sa range, okay lang yung madami. Pero sa domain, hindi dapat. So, ito sa number 2, state natin yung domain and range niya. So, makikita natin dyan na 10, 11, and 12 ang value ng kanyang domain. Dito naman, yung range ay 11, 12, and 13. Diba? So, dito pa lang sa mga nakita nating value, mga numbers, ang domain at range ay iba-iba. Hindi siya magkakapareho. Diba? So, malino na ito agad ay function. Diba? Unique yung bawat value dyan sa loob ng domain at range. Diba? So, yan. Yun sa domain, yung una ay 10, tapos 11, 12. So malinaw talaga na function to. So ang function na ito ay
one-to-one function. Kasi may kita naman natin na yung 10 pair kay 11, yung 11 pair kay 12, and yung 12 pair kay 13. Okay, malinaw. Then, dito naman sa part 2, sabi dito, perimeter of a square times is 4 times the length of its side. Diba? So, malinaw dun sinabi na 4 times daw yung length ng perimeter sa kada side. So, bali, kung meron tayong side 1, imagine lang natin na yan. Ito yung side. 4 times daw. So, malinaw na pagkakasabi dun na kada side, yung 4 times yung, basta 4 times yung perimeter. Kasi nga parang, so bali parang minultiply mo lang yan. Kada side siya, side 1, side 2, side 3, side 4, side 6, meron tayo yan. O kunwari, sa side 1, ang perimeter niya doon ay 4. Sa side 2, 8. Sa 3, 12. Sa 4, 16. Sa 5, 20. And the 6, ay 24. Kasi nga, 4 times daw. Okay? Ganun din yung sabi dun sa may video. So, dito naman tayo sa letter C sa mapping. Kung meron tayong 1, 2, 3, and 4, and 5 na sides. So, ang perimeter niya, equivalent niya ay 4, 8, 12, 16, and 20. So, yan. 1 to 1 natin yan. Malinaw yan. Diba? So, yan din ay function. Siyempre. Okay, tapos na. Dito naman tayo sa last part. Sa may part 3, kumuha lang ako ng isa, yung letter M. So, ang gagamitin natin dyan na pang-determine sa graph na to kung function ba o hindi ay vertical line test. Diba? Wala tayong ibang pwedeng gamitin dyan. Ito lang yung pinakamadali na line test na, ay, pang-test para malaman natin kung function ba o hindi ang isang graph. So, yan. Dito sa vertical line test, kuguhit ka lang syempre ng pa-vertical. Kunwari, dito sa graph na to, yan. Yan, papatamain mo siya dyan. Guhit ka dyan ng vertical. Kahit saan dyan. Basta doon lang sa may graph, ha? Sa na-graph natin. So, may kita natin dyan yung point. Yung point, ha? Yan. Iisa lang yung point na tinatamaan. So, it means na function siya. Kapag yan, nag-point yan doon sa graph natin na nagkaroon ng points na dalawa or basta tinamaan siya tatlong beses doon sa yung graph na yon, yun ay hindi function. So, ito, malinaw to na function to. So, yan. Wait lang. Dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin ng points. Yan. Vertical line test ulit. Diba? Isa lang yung point. Yung line na tinatamaan. Yung nag-i-intersect siya. Diba? Nag-i-intersect siya. Diba? Isa lang. Isang beses lang. Nagkakaroon siya ng nag-i-intersect yung vertical line test pati yung graph at once. So, it means function yun. Eh, yung ibig sabihin ng vertical, pag sa vertical line test. So, yan. Kunwari, mag-example ako. Kunwari, lagay tayo ng circle. Yan, circle. I-vertical line test natin yan. So, x and y. Yan. Lagay tayo dyan, vertical line test. Point. Yan yung point. Diba? Dalawa. Dalawa yung nag-point. So, it means not function siya agad. Diba? Hindi siya function. Ganun yung rule sa vertical line test. Okay? Malinaw ba yun? So, yun lamang guys. And that's all. Thank you for listening and watching my video. Thank you. God bless.